vacation. Totally relax yung vacation nyo dito sa Sadayo. Welcome back to your favorite travel and food review channel, Darshi Goes To. Andito kami ngayon sa Sadayo Beach Resort and located yan dito sa Bawan, Batangas. Okay guys, may bago na naman kaming i-share sa inyo dahil may na-discover kaming hidden beach resort dito sa Batangas. Ayan. Sobrang ganda, walang katao-tao, parang nasolo namin tong beach. Yan, ang ganda ng tubig, ang ganda ng sand. At excited kami guys sa inyong i-share yung mga uniqueness ng mga accommodations nila dito, yes, di ba? Very tama. Instagrammable. Every corner yun. Kaya nga, kaya excited kami, explore namin sa inyo, kaya panoorin nyo yung video hanggang dulo. Tara na! Tara! Wait lang, parang hindi na yan hidden kasi napuntahan na natin eh. Oo nga no. O diba? Lagi akong tama. May point ka ron. Lagi naman akong tama. Welcome to our beach glamping room tour for today. So tara, pasok na tayo! First impression pa lang, talagang nagandahan kami and na-amaze dahil ramdam na ramdam nyo talaga dito yung beach vibe niya dahil sa mga design nila na tropical hat and ang ganda ng pagkagawa nila ng mga design nila dito dahil entrance pa lang, sobrang inviting yan and syempre, alam mo nang Instagrammable yan. So tara, pasok na tayo. Hi, ang presko. Dahil guys, may electricity pala yung ating glamping and meron na tayong mga outlets. Ayan, may ilaw. And ang maganda pa dito, guys, meron tayong aircon and electric fan. Kaya super refreshing talaga sa loob ng ating glamping. Hindi yan mainit. Sa loob pala ng glamping hut natin, meron tayong isang single bed. And meron din dito sa kabilang side. So, ayan. And as you can see, guys, spacious ng ating glamping hut. And dito, pwede nyo ilagay yung mga gamit nyo. And guys, meron dito din sila dito ang table na pwede nyo muna siguro i-set aside yung electric fan para kung may gagawin kayo or pwede nyo rin ilagay dito yung mga gamit nyo. And guys, yung glamping hut nila, spacious sa makakatayo kayo. Ewan ko kung saan matatangkad pero feeling ko, ayan, medyo mataas pa siya. So, caring-caring naman. And nagustuhan ko siya kasi presko pagdating nyo sa beach na marirelax kayo. And dahil din sa aircon, ayan. So, lakas maka-refresh ng ating aircon. And guys, ako, na-amaze ako dito kasi kung ano yung nasa labas ng glamping hut natin, ito rin yung nasa loob ng room natin sa glamping hut. Yung ano siya, may mga pebbles and sand. Na-preserve nila yung floor na ganun pa rin kung ano yung nasa labas. And maganda siya. And yun nga, kaya nagustuhan ko siya kasi kahit nandito ka sa loob, ramdam na ramdam nyo pa rin talaga yung beach. Ayan. So, tara! Nag-swimming na tayo! Okay guys, it's swimming time at last! After namin mag-shoot, mag-picture-picture, makakapag-swimming na rin. At last! Sobrang ganda ng beach, kailangan i-experience namin to bago umuwi, di ba? Parang swimming pool yung kulay ng dagat nila dito. Ang ganda ng tubig, color blue. Para na rin siyang Boracay nga, actually. Oo nga, tama. Ganda, grabe. Tara, swimming na tayo! Yan. Sakto, hindi ganong kalakas yung alon. Saktong-sakto lang. Yan. And hindi rin mabato dito sa dagat nila. Merong konting mga pebbles, mga bilog-bilog na bato, pero hindi naman masasakit. Talaga, hidden beach talaga. Kaya, hidden. Kasi talagang marami pang mga corals dun sa paligid. Tama. And may mga sea urchin daw dito. Diba? Ingat-ingat. And fresh na fresh. Ganda. Yeah! Oh. Ganda! Sa dayo! Yes. Para sa mga dayo! Yan. Yan guys! Grabe yung experience namin dito sa
beach. Sobrang natutuwa kami dahil sobrang linaw ng tubig. Talagang makikita nyo sa mga underwater shots namin, sobrang linaw. Yung kulay ng tubig dito sa beach, para siyang aqua blue na medyo similar na rin sa Boracay. In short, parang kulay tubig sa swimming pool. Oo, tama. Sobrang ganda. Crystal clear. Tsaka guys, yung dito sand na ilalim, medyo pino siya pero may konting mga pebbles na konti pero hindi naman matatala. Hindi siya masakit sa paa, promise. Healthy pa yung mga beach dito kasi hindi pa nga siya, yun nga, hidden talaga siya, hindi pa siya naka-crowded. And sabi nga nung ano, nung owner na meron pa nga dito mga sea urchin, tas yun nga, meron din dito maliliit na crab. So talagang dito mo pa lang malalaman na healthy talaga yung beach. Healthy yung alaga. Alaga. Medyo challenging lang yung biyahe dito kasi nga, ano, nakapalipot yung mga daan, yung dadaanan nito sa bundok. Tama, bundok yung dadaanan yung Matarik. Medyo curve, tsaka medyo makikitid yung kalsada. Pero basta Google Map guys, hindi kayo maliligaw. Tama, Google Map. Pagdating nyo dito sa Batangas, mag-Google Map na kayo. Para safe. Tama. Tsaka yun nga, habang umubiyahe kayo, makikita nyo na yung, ano, yung view netong beach na to. Ganda. Promise, worth it. Okay guys, time check, it's 5 p.m. and grabe, itong view na to, sobrang majestic at para sa akin, sobrang priceless niya dahil iba yung ganitong feeling dahil kitang-kita mo mamaya nandyan yung sunset and kita nyo naman yung nakahain sa atin ngayon. We got compliments from the management. Ayos, ayan, meron tayong cake, meron tayong pancit, and meron tayong welcome drinks. Sobrang relaxing yung feeling dito dahil kita nyo naman yung dangling-dangling ng mga copies na decorations nila dito sa beachfront. Parang yung feeling niya parang may La Union vibe, beach vibe, and rinig na rinig mo yung tunog ng mga alo na therapeutic and nakaka-relax and parang masarap mag-deer. Alam nyo naman tayo, mahilig mag-chill. Hindi kompleto ang ating beach adventure kung walang ice cold deer. Cheers guys, cheers! Ganda dito. Woo! Sarap. Sarap mabuhay. Kain tayo. Sakto, pansit. Pampahaba ng buhay. Okay guys, time check. It's 6 p.m. na and kakatapos lang namin kumain ng merienda kanina and nag-decide kami na dito sa tapat ng beach, tapat ng resort, para abangan yung magandang sunset. Grabe, ang ganda ng spot na to. Speechless, kumbaga, sobrang amazing. And yung nagustuhan namin dito, actually, hindi siya ganun ka-crowded. Parang solong-solo namin yung beach, diba? Sobrang lawak, sobrang tahimik. Yung naririnig mo lang yung tipong mga kalansing ng mga copies, tapos yung salpukan ng mga alon. Grabe, ang ganda dito. Nakaka-relax. Tama. Dito kami nag-decide na ipagpatuloy yung pag-chill namin, di ba? And guys, isa pa sa nagustuhan ko dito dahil syempre, work from home pa rin kami, kailangan pa rin pumayod bukod sa pag-vlog. Maganda yung signal dito ng Globe. And masasabi kong pwede kayong mag-work from home or tinatawag natin work from the beach. Ayan, mabilis. Literal na work from the beach. Tama, literal na work from the beach, di ba? Beachfront ka, grabe. Ito yung the best na feeling dahil akalain mo yung kaya mong pagsabayin na nagtatrabaho ka, tas ang ganda ng ambience mo, ng environment mo, di ba? Ayos, talagang hidden paradise. Hidden. Literal. Hidden na beach resort. Cheers sa buhay! Okay guys, it's dinner time dito sa Sadayo Beach Resort. Guys, kita nyo naman yung background ko, yung mga accommodation namin or yung mga glamping huts. Grabe, ang ganda. And masasabi kong mas maganda siya sa personal and mas maganda siya during night time dahil
Ang ganda ng mga lightings nila. Talagang mas lalo mo siyang ma-appreciate at ang gandang mag-feature, di ba? Travel tip namin, guys, ang must bring na gamit is yung portable na stove, yung butane. Pwedeng-pwede na 'yon dahil walang mga mabibilan ng mga karinderya dito, so walang malapit. Kasi talagang nasa hidden paradise tayo and talagang i-ready nyo rin syempre yung mga mga plates natin, mga baso. Kailangan prepared kayo pag sa mga ganitong mga outing. As of now, wala pa sila kasi bagong-bago pa lang talaga yung sa Dayo Resort. And mag-prepare muna tayo for the meantime ng ating mga food and drinks. So, kailangan lahat, nabili nyo na bago kayo pumunta dito. Para sa akin, simpleng-simple lang siya, pero yung nagiging special siya dahil sa lugar, di ba? Mas masarap siyang kainin. Dahil ang ganda ng ambience. Kain na tayo! Dinner! Cheers muna tayo ng juice! Good morning, guys! Okay, yung tulog namin dito sa glamping hut namin dito sa Sadayo, komportable siya, syempre, number one, malamig dito sa glamping hut namin dahil meron tayong aircon, syempre, tsaka at the same time, meron tayong electric fan. Surprisingly din, guys, hindi malamok dito kahit na naka-open lang yung kortina namin and komportable yung tulog namin kahit na single bed lang. Nag-share na lang kami dito ni Hershey, nagtabi na lang kami sa single bed. Kasyang-kasya naman kami and sa sobrang lamig nga kagabi, napagamit pa kami kagabi ng dala-dala naming kumot na mas makapal dahil mas manipis lang yung kumot na provided nila dito. Komportable yung tulog, malambot yung unan, okay yung foam nila. Tara guys, excited na akong lumabas at makita nyo yung morning view ng napakagandang beach dito sa Sadayo. Okay guys, sakto ngayon, ang ganda ng panahon, ang ganda ng sikat ng araw, ang gandang mag-picture at syempre, nakikita ko na kagad dito, tanaw na tanaw ko na yung dagat. Excited akong i-share sa inyo, syempre ang ganda ng view namin dito, beachfront kagad. And ngayon medyo makalma yung dagat. Check na natin yung dagat. Ito ang pinaka-highlight ng Sadayo Beach Resort, di ba? 1 minute away lang, nasa beach ka na kagad, tsaka hindi siya ganun ka-crowded. Solong-solo mo. And guys, ayan, grabe. Ang ganda. Ayan, ayan yung dagat. Grabe guys, kung makikita nyo, blue-blue yung tubig. Ngayon, tahimik pa, wala pang gaanong alon. And kinaganda dito yung sand niya. Although hindi siya sobrang pino, pero maputi yung kulay ng sand niya, di ba? Sobrang inviting. Ayan, lapit pa tayo. Ito guys, ito yung pinaka nagustuhan namin, yung icon nila or parang trademark or palatandaan na nandito ka na sa Sadayo Beach. Yan, pwede kayong mag-picture-picture dyan sa icon nila na bangka. Ganda. Tsaka yung trademark din ng mga design nila is yung mga copies. Ganda, very local. Parang nasolo namin yung beach resort ngayon, nasolo din namin yung dagat. Ang ganda. Yun yung panalo at bonus kapag nagta-travel tayo, di ba? Walang ganong tao. Ganda dito. Akalain mong dito sa Batangas may magandang beach na ganito, 'di ba? Nga lang medyo challenging lang yung biyahe pero okay lang 'yan, accessible basta may kotse kayo, kayang-kaya. Nga pala guys, meron din sila dito, may isa pa silang cottage for day tour. Dito naman yung puro copies. Ayan. Ang ganda 'yan pagka medyo malakas-lakas na yung hangin, nagkakalansingan sila. At syempre, ang ganda mag-picture, diba? Tsaka nakaka-proud and nakakatuwa dahil they support local materials, diba? Ganda. Yan. Ito yung itsura ng cottage nila dito. Yan. Merong table dyan. Tapos sa gilid, may mga upuan. So, malawak rin siya. Kaya niyang i-accommodate yung maraming guests during day tour. Yan. Okay, dito naman. Meron pa silang under construction. Ay, merong
ina-undergo na construction sa taas. Tanong natin kung pwede tayong umakyat. Kaya pwede pong umakyat dyan. Opo. Silip lang po ng konti. Para. Dahil pa nare-renovate lahat. Opo. Sige. Para kasama ng lahat. Opo. Para alam din nila sa susunod, may mga madami pang aabangan. Kaya tayo dito guys, medyo busy pa sila at maraming ginagawa dahil under construction pa. Pero gusto kong makita kasi maganda yung view dito eh. Yan. Ah, look at that view guys. Yan, ang ganda oh. Dito mas tanaw na tanaw mo kung gaano kaganda yung dagat, kung gaano kaganda yung beach resort dito, parang overview ng Sadayo Beach Resort. Kitang-kita mo dyan ang gaganda ng mga itsura ng mga glamping huts, tapos yung mga puno ng buko. Talagang perfect na perfect, Instagrammable talaga dito sa Sadayo Beach Resort. Ang ganda guys. Ito yung mga bathrooms nila. So mga common bathrooms yan. Check natin yung loob. So ayan, kompleto. Ito yung toilet. Meron silang shower. And kinaganda dito guys, malalapit lang yung mga toilets, yung mga bathroom sa mga glamping huts. Okay guys, yung rate ng overnight stay dito sa Sadayo Beach Resort sa mga glamping huts, kung overnight stay na for 2, kung walang AC, 3.5 yung rate. And kung agaya naman nung sa amin yung may aircon tsaka electric fan, yung rate niya is 5,000, good for 2 packs. Kung ayaw nyo naman mag-overnight, pwede rin naman kasi meron silang day tour, meron silang entrance pinababayaran, and meron silang mga cottage like yung Kubo tsaka yung Rakabana, yung mga madaming copies. So yung rate doon is 1,500 for day tour. Kung gusto nyo namang ma-experience yung mga glamping huts din, kahit na magde-day tour lang kayo, pwede rin. So yung non-AC is 2.5, kung air condition naman is 3.5. Okay, yung mga tables naman dito sa beachfront, yung mga marami ring nagdadangling, nagkakalansing na copies, 6.50 naman yung rate dyan. And guys, para updated kayo sa mga rates and promos ng mga accommodations nila dito sa Sadayo, pwede nyo i-check yung page nila, di ba? For more details. Meron din sila ditong pay parking, 100 kung day tour and 200 pesos naman kung mag-overnight stay kayo. And then, itong beach resort guys is 6 minutes walk lang from the parking area. So, malapit lang. Kung marami naman kayong dala guys, syempre may mga dala kayong pangluto, mga lulutuin nyo, mga damit nyo. Okay lang dahil nag-a-assist sila, pero meron silang porter fee. So 250 pesos papunta dito sa beach, and kung pabalik naman uli sa parking, 500 pesos kung round trip. Okay, syempre kailangan i-maximize nyo yung stay, hindi kayo ma-hassle, di ba? Kailangan totally relaxing vacation nyo dito sa Sadayo. Okay, cheers! Kung gusto nyo naman guys ng glamping huts na kagaya nito, merong balcony, tapos air condition, tsaka queen size yung mattress. 5,000 yung rate nila dito sa glamping huts na to. For good for 2 and overnight, di ba? Syempre pag nandito, mas magandang sulitin nyo na yung stay nyo para sulit yung biniyahin nyo from Manila, di ba? Ganda. Mahilig ka bang mag-travel? For safety of everyone, always wear a mask. At syempre, yung mga magandang destinations. Osaka, Japan. Taiwan. Cebu, here we go. Tara Park. Let's catch some waves. Sayo naman dyan! Langoy na tayo. Ready? 1, 2, 3. Safe travel! Ito ang totoong unwind. Oh, kain. Magta-travel tayo for food. Kain tayo. Look at that. Gusto mo? Walang problema. Halal main food for all. Yes, Kobe beef. Non-stop street food. Oh, juicy. Sarap, sarap. Uchi! Yan ang sinasabi ko. Tara, mag-food trip pa tayo. Welcome to your favorite travel food review channel, Darshi Goes To! Kain,
travel. Pagsabayin natin. This is the end of our beachfront glamping. Dito yan sa Sadayo Beach Resort. And located yan dito again sa Bawan, Batangas. Thank you guys for watching and comment below where you like us to go next or to eat next. And syempre, don't forget to subscribe if nakatulong na naman kami sa mga travel adventure nyo, another vacation ideas, and syempre, food trip. Guys, like and follow natin si Sadayo Beach Resort sa Facebook page. Ayan, para updated kayo sa mga rates, promos, or kapag meron silang mga bagong ilo-launch na accommodation. Yes. Tsaka kung magbubuk kayo dito, pupunta kayo sa Sadayo, message nyo lang sila sa Facebook, di ba? An overall experience namin, guys, grabe. Kitang-kita naman sa mga mukha namin na nag-enjoy kami, di ba? Nangitim, ang ganda ng beach, kaka yeah. Ang ganda. Worth it mangitim dito dahil sobrang ganda ng dagat. Para sa amin, hindi mo na kailangan magkalagwas, hindi mo na kailangan magburakay dahil meron dito sa Bawan, Batangas, di ba? Sa Sadayo. Okay. Thank you guys for watching. See you in the next video. Yan, panigurado, ang daming magsusubscribe niyan. Yan, yung mga nanonood dyan, magsusubscribe na yan, no? Ayan, ang ganda na ito, no? Bibindot na ng subscribe niyan, no? Saka mag-comment ka na. Mag-comment yan, share pa yan sa family niya, di ba?